Ayan guys, good morning or good afternoon. My name is Policia po kung first time ka sa aking channel. So, punta tayo dito sa crime assistant. So, kung mayroon pong tanong regarding sa ating mga video sa crime assistant, ito po yung ating FB sa likod. Policia po. At para po sa inyong alam na, konting ano, ayan na, sa likod. So, pwede po kayong tumawag o mag-PM sa aking social media. So, kikwento ko lang sa inyo itong ginawa ko this week na nag-submit tayo ng affidavit of desistance. So, ibibigay ko sa inyo, ipa-plus ko dito yung sample ng affidavit of desistance. So, ang gumagawa nitong affidavit of desistance, yung pong complainant. So, gaya natin kung tayo ang naka-SP sa complainant or tayo yung complainant. So, tayo yung magsasubmit ng affidavit of desistance sa court. So, yun. Brief history po nitong aking case. Ito po ay isang qualified tip since na-file ito noong 2014. So, ngayon tayo nag-submit ng affidavit of desistance ngayong ano ba ngayon? June 15. So ibig sabihin pag nag-submit ka ng as a complainant, representative o complainant, pag nag-submit ka ng affidavit of desistance, yung ay inuurong mo na or wini-withdraw mo na yung demanda, yung case sa kalaban mo, sa respondent. Sabihin, maaaring magkakaroon na ng resolution yung kaso na ma-dismiss, which is dismiss. So, yun po. Yung proseso niyan ay steps by steps. Sasabihin, i-discuss ko sa inyo dito. So, yung una, siyempre, kailangan may nakafile ka ng case. Ikaw yung complainant or respondent na naka-SPA. So, ngayon, kapag nagkaroon na kayo ng agreement or verbally settlement, kung nagkasundo kayo sa amount, for example, mayroon kayong pinagkasunduan na amount na ibayad sa complainant, doon nyo po sa court, doon nyo po ipapasa yung affidavit of desistance. So, ano bang klase itong affidavit of desistance? Yun nga, sabi ko, ipa-plus ko dito yung sample para ma-recognize mo. Buburahin lang. Iha-hide ko lang yung names kasi kagaya naman kung sasama pa natin. So, para mayroon kayong forecasting. So, yan po ang logic po nito. Kaya nag-affidavit of desistance para makaiwas na tayo sa abala at matapos na yung kaso. So, since na matagal naman, 2014 to 2020, so almost 6 years na po yung aging ng kaso. So, matagal na talaga. Kaya, so yung mga respondents, kasi marami, more than 5 sila, or 4, na pumayag na na makipag tayo at sila, nagkasundo para mag-settlement na lang. Magbayad, mag-ariglo. Yun. So, nagkasundo sa isang price, a settlement, kaya nag-submit tayo ng affidavit of desistance ngayong May. And then, ang proseso po ganito, siyempre meron kayong affidavit, this is kayo ang gagawa, yung complainant, ang gagawa ng affidavit of desistance. So, naka-box naman yung pipilapan nyo lang. Unang-una doon, i-elaborate ko dito yung mga blanco na pipilapan nyo. After noon, dadalihin nyo ngayon sa kaya inotaryo nyo o kaya after unahin nyo yung naka-assign na assistant prosecutor doon, pakita nyo doon, tapos tatatakan nyo ng prosecutor pag tinatanggap niya na diyan nung pwede nyo inotaryo. Ngayon kung pumayag naman sila na hindi na naman notaryo yung assistant, sila na magnotaryo, pwede rin po. After noon, apat na o ilang kopya nung basta ang isa doon may iwan doon sa naalala ko, kinuhanan ako ng ID, photocopy ng ID,
photocopy ng, kasi naka-SPA ako, photocopy ng SPA. Tapos, receive niya ngayon doon sa Office of Assistant Prosecutor. Pero noon, ma-receive niya, sa makikita niyo yung receive, tatakan niya yun. Tari niya na ng date. After noon, so kailangan yung court kung saan naka-assign yung kaso, kung saan naka-file, bibigyan po natin yun ng kopya ng isa para sa susunod na hearing, kung may schedule pa or determination, doon na nila malalaman na mayroon na po palang desistant, affidavit of desistant. Ang ibig sabihin ay wini-withdraw na yung kaso. So, yun po. So, after nun, kung yung mga suspect ang mangyayari nun, i-dismiss yung kaso, yung mga responded, since na under bail sila, naka-bail, so, kukunin nila yung resolution, kung tawagin, para ma-process naman yung ano nila, cash ban or bail. Yun po yun. So, I don't know kung ilang araw, pwedeng weeks, o kung tuloy-tuloy, weeks lang yun, o pwedeng months, hindi lang, depende yung kung hindi pa nila nakukuha yung cash ban nila. Yun po. Tapos nun, wala na tayong participation doon, yung suspect na lang, na para ma-proseso nila yung kanilang ano, cash ban or bail. Yun po nagtatapos yung ating affidavit of desistant. So kaya nga po, sabi ko sa inyo, hindi madali ang magdemanda. So in the middle, ang purpose talaga ng court in the middle or during ay pag-ayusin yung dalawang parte para siyempre maiwasan nila yung palipat-lipat ng file ng dokumento at siguro yung clogging maiwasan. Yun po. At brief history sa case, no? So yung between 2014 pa lang at 2020, so almost every 3 months akong nagre-report doon sa court para sa hearing. Yun, para sa hearing po. Meron po doon pipirmahan kasama yung aking witness na parang pinaka-reference na attendance, na sa katunayan na aktibo or notify o nag-aktibo yung dalawang parte. Kasi po yung pong schedule of hearing, sinasabi ko nga, kapag 3 consecutive na failure kayong umattend, ay madi-dismiss po yung kaso. Kung yung respondent o yung mga suspect hindi umattend, talo na sila. Kung ikaw naman ay nagdidemanda, 3 consecutive time na hindi ka mag-attend, ay madi-dismiss din yung kaso, mapanalo yung kabila. So vice versa, kahit malakas po yung kaso. O, yan po yung consequence. So, imagine niyo po, 2014 to 2020, 6 years kang pabalik-balik. Kung every 3 months, so, hindi po, marami po akong karanasan doon na hindi maganda, lalo-lalo na yung mag-antay tayo. So, nag-aantay ng tawag, ay hindi po nakakatuwa mag-antay. So, mabuti na lang nasa stable tayo. Hindi nagbago yung ating posisyon. So, malapit, medyo malapit-lapit pa rin. Eh, mga tanong ito nga. Sabi ko nga before, sa mga previous videos ko, paano kung meron kang lakad, diba? Meron kang pangarap, gusto mong lumabas ng bansa, o hindi. So, automatic, kung ikaw ay nagdemanda, eh talo ka na kasi nasa ibang bansa ka or gagastos ka talaga kasi yung bayad sa abogado 2,500 sa private, pinakamahina po yan sa kaso, sa appearance lang po yun. Biruin mo po yung gastos noon sa loob ng 6 years, na-imagine nyo ba kung nagbabayad po ako ng abogado? O siyempre yung pamasahe, yung allowance ay ano naman yung likas sa atin na kapag lumakad ka eh wala naman libre, di ba? So imaginein mo po yung katayuan kung kayo yung nagdidemanda, di ba? So unlike before, sana kung naayos ka agad yan, so wala na sanang problema. So kaya before that time kasi eh medyo matigas din yung suspect
ayaw talaga nilang makipag-settle. Kaya umabot po yan sa ganung kahaba. Di ba? So, maliit lang naman ang amount ang involved dito. So, almost qualified tech, almost 3,600 pesos yung kinuha nila, di ba? So, the lesson learned kasi dyan, para maano yung tao, madala talaga, yung deterrence, na mapailan talaga ng kaso. So, yan po. Medyo mahaba na ang ating video, 10 minutes. Thank you for watching. Umabot kayo sa aking katapusan ng video. Hinihingi lamang po ako ng likes at share kung nagustuhan nyo ang ating sinishare na affidavit of resistance. So, kung mayroon po kayong kailangan nyo ng crime assistant, connect lang po kayo sa aking social media. At yun po, inuulit ko, kung kayo may mga katanungan, dito po kayo sa maliliit na channel, kasi sigurado ako 99.9% ay ma-assist ang yung katanungan, unlike sa mga 100 subscribers, million. Uulitin ko, yung mapusuan yung tanong nyo doon ay napaka swerte na, kasi nga ang dami nyo, diba? Yan po, muling nagsasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis, yung isa po ay nasa YouTube. So, thank you for watching and please subscribe.